tanigin ba to? Meron ulit. Bagong fishing video dito sa Ralph Morales Fishing YouTube channel. Yan mga ka-fishing, kita nyo ang mga nanghuli natin. Medyo sinwerte tayo ngayon. Gumamit tayo ng mga tatlong technique para mahuli ito. In this video, tuturo namin sa inyo kung ano yung tatlong technique na kailangan alam ng isang angler para makahuli ng marami. Samahan nyo ako sa video na to para isa-isahin yung technique na yon at ikwento sa inyo kung paano natin nahuli yung mga isda na to. Bago ang lahat mga ka-fishing, kung bago ka lang sa channel ko, inimbitahan kita mag-subscribe para sa mga latest fishing video natin. Yan mga ka-fishing. So, lahat ng angler, kailangan alam tong tatlong technique na to. Lalo na kung lumalaot kayo o nag-offshore fishing kayo gamit ang bangka. So usually ako, pag nalaot ako o offshore fishing, nagre-rent ako ng bangka. So lagi nyo, kilala nyo na naman yon sa mga fishing video ko, si Kapitan Arnold ko. So nanggagaling ako sa Balite. Doon ako na nagsisimula, papunta ako ng Pulong Bako o yung tatlong pulo sa harap ng Kalapan. So doon ako usually nagfi-fishing. So ano yung mga technique na ginagamit ko para makahuli ng marami o kaya ay para hindi masiro? So yun, mga technique na yun, isa-isahin natin. Number one, yung boat casting. So, kailangan maalam tayo mag-boat casting. Number two, trolling. Number three, jigging. Isa-isahin natin yung mga technique na yan at kung anong gamit nating setup. So, unang-unang setup. So, alam nyo na to, madali lang naman to. Parang inshore casting lang, parang mag-shore casting lang tayo. Boat casting, ang difference lang niya, nakasakay ka sa boat. So, medyo iba lang siya kasi nagalaw yung bangka kumpara sa shore casting. Sa boat casting din, medyo kailangan mong alamin kung nasan yung agos. Kasi pagka humagis ka o kaya nag-casting ka tapos sala sa agos, possible magbuhol ka dahil dadalhin lang ng agos or possible na hindi ka makahuli. Bakit hindi makahuli? Kasi pag hagis mo na hindi ayon sa agos, tapos may nag-strike, hindi siya agad mahuhook. Kasi nga hindi siya bagting o kaya hindi tight yung line mo. Uy, sala! Uy, sala! Sala nga eh! Sala na sala! Talway! Ito mga ginagamit ko sa boat casting. So meron akong UL setup tsaka meron din akong medium light setup. So sa UL setup ko, gamit ko dyan Ryobi Smup na reel 1000 series lang. Then red ko Abu Garcia Black Max na UL. Tapos yung line ko Kizo na, manipis lang to, Kizo na 0.8 PE. Siguro 12 pounds ang capacity niyan. Ang leader ko Casking na 10 pounds fluorocarbon. Then ang lure ko ginagamit dito 5 grams lang na Churinoya Redhead Silver. Ito, panoorin nyo yung mga nahuli natin. True boat casting.
ganda ng tubig. Ganda mo ng tao eh. Sobrang ganda na. Yun! Ang karuping na ata. Ay, tonto ka! Kanilip pa doon, oh. Liit. Ito pala yung nanalagpang. Kanilip pa tulis. Ulit, oh. Dugo ito. Tapos, ganito ko. Natin. Malaki. Tayo. Fishing, yung pangalawa natin technique na importante, alam nyo rin kapag nag-offshore fishing kayo o nag-boat fishing kayo, eh yung trolling. Trolling, napaka-importante niyan kasi ginagawa namin lagi yung trolling kapag na-transfer kami from one spot to another. Ito, trolling din kami kapag doon sa spot namin, wala nang na-strike. Ito, trolling na agad kami para makahanap ng panibagong spot o kaya ng dawi, sabi nga ni Kapitan. Mas madaling humanap daw ng dawi kapag nagto-trolling. At yung trolling, kakas nyo lang yung lure nyo habang naandar, tapos hinihila nyo siya habang naandar. So, sa trolling, mas maganda ang paraan to, o mas mabilis tayo makahook dito kasi bagting yung line natin, o kaya tight yung line. So, pag may nakatrolling ka, pag may nag-strike doon, mabilis mo siyang mahook up. Kasi maganit nga yung line natin. Hindi siya naglulus. Before natin tingnan kung ano yung mga nahuli natin, ano yung ginagamit natin sa trolling. So, kadalasan, ito ang ginagamit ko, yung medium light setup ko pa rin. Then, yung medium light na Black Max Abu Garcia rod, yung Shimano Stradic na 3000, yung Kizuna na PE 1.2, o 18 pounds capacity. Then, yung leader natin na fluorocarbon na Cask King, 15 pounds.
Tapos yung lure natin laging ginagamit yung 8.9 grams. Nagpapalit lang tayo ng pink silver o kaya redhead silver. Ayan, panoorin nyo yung mga nahuhuli natin sa trolling. Ito mga fishing. Meron nga, no? Halika nyo? Tanigin ba ito nga mapiglas? Baka malalaman. Strike! Strike tayo! Amazing! Oo kuya, yeah, pwede na. Nasunod. Okay nga, nasunod. At lapis! Lapis! Pag-urin ko man ang pag-urin. Dalawa yata ang tama. Ah, dalawa nga ata. Ayaw ito talaga ang gawin. Saan? Kaya nga eh. Sasakmalin ko na ito. Ay hindi, angat ko na. Pagka napagod. Ay, dalawa tama. Maganda. Oh, yun. Woohoo! Dalawang tama eh. Nahuli ka rin lapis ka. Tagal mo na kami pinagganoan ha. Lapis pala yung nalitaw na yun. Malalaki siguro ang kainin dito, no? Kaya natawid ito sa ganito. Lapis! Naka-fishing. Game na, game na! Warm up pala yung kayo, warm up! Saan tayo kuya? Pagkanan? Patanigin ba ito? Medyo. Tama. Parang. Tataas ko na lang. Tignan mo lang. Tataas ko na lang. Thank you.
dalawang kawin. Anihin ba itong maliit? Uy! Ano ka tatalong pa? Nabirit pa. Di pa pagod. Pala.
nga, malakas pre. Kuya. Nakita nyo na yung pangalawang technique na kailangan alam ng isang angler, yung trolling. Napaka-importante niyan kasi diyan natin nahuhuli yung malalaki kagaya nitong tulingan natin. Sa trolling natin yan nahuli. So isang tip pag nagtotrolling tayo, so kailangan malayo yung larga natin o yung release natin ng line. So sa akin, sinukat ko na siya. Ang gamit ko kasing line ay PE 1.2 na multicolored. So meron dong color na yun yung palatandaan ko na laging pag ganun ang release ko, dun lagi ako ni-strikean. Maybe around ano yun, siguro mga 50 to 70 meters yung aking larga o yung tustos natin na line habang nagtotrolling. So dun lagi tayo ini-strikean. Saktong-sakto yun. Kasi pag medyo napaikli yung release nyo ng line, nakaka-apekto yung tunog ng boat o kaya yung mga dinaan ng boat. Hindi tayo dadawiin agad. Pag sobrang haba naman, mahihirapan naman kayo. Kasi pag in-strikean kayo ng tulingan, baka maubusan naman kayo ng linya. So yung sweet spot doon, yung sakto lang yung sa gitna. So, mga 50 to 70 meters. Ayan mga ka-fishing. So ano yung pangatlo natin technique na kailangan alam ng isang angler? Yung jigging. So dito sa video na to, ang gamit kong jigging setup dito, medium lang. So ito yung nahuli natin na una sa jigging, lapu-lapu. So tingnan nyo kung paano natin to nahuli. Jigging naman kami mga ka-fishing. Ito gagamitin nating setup. Yan. Ang reel natin, Bougancia Black Box 60. Tapos na ang nakaload dito, yung mga nakaload dito, nakalimutan na natin. Ito ay... yung mga nakaload dito, 25 pounds na ata, no? 25 pounds na grappler. Cast leader natin, 25 pounds na yung nakasting. Ito ang ano natin, jig. Yan. Cast jig na 100 grams. Tiger, tawag nila dito. Yan natin kung dadawin. Tapos number ng kawil natin. Hindi ko alam kung ano number nito. Okay na, pwede yan. Oh, first drop. Kahit saan eh, no? Ayan. Makapinyo tayo. Ayan, hanap. Ano to? Aray to. Okay na to, nakakabit ko na lang. Manaport!
dalawa. Dalawa kami. At hindi ito. Walang nawala. Gigig! Tapos nakahuli naman tayo ng barakuda na jigging. Pauwi na tayo nito. Nag-try tayo mag-jigging sa malapit lang sa Balite. Fishing. Ano niyo kung ano yung tatlong technique na kailangan ng isang angler para tumaas ang tsansa na makahuli. So, ano yung mga technique na yun? So number one, boat casting. Kailangan pag boat casting tayo o yung mga basics ng boat casting matutunan natin. Same nga lang din ito, casting lang, pero kailangan natin malaman kung saan ang agos, saan ang punta ng hangin. Pangalawa, trolling. So basic ng trolling natin. So i-release mo yung line mo na andar kayo. 50 to 70 meters ang release mo na line. Ano yung pangatlo? Jigging. So sa jigging, ang technique lang naman dyan, i-jig mo lang ng ayos, depende sa gamit. So sa jigging, ang gamit natin dito, yung fast jigging. So ang technique lang naman dyan, ang pinakang importante lang naman sa jigging, magandang spot para makahanap tayo ng dawi. O yan, mga fishing, yung tatlong technique na kailangan alam ng isang angler para tumaas ang chance niya ng pahuli ng isda. Kaya makaharvest pa. Naka-fishing, salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng video. Kapag nagustuhan mo yung video, huwag kalimutan na i-like at i-share. Kapag huwag kalimutan na mag-subscribe.